Hello, wala ito, meron po. Po. Wala po exam to. Sige. Ito. Wala pala exam. Wala. Doon wala. Tatanong. Diyan lang po kasi medyo inuubo ako sa pasipon. Kaya medyo iba yung boses. So, ang South Spring Heights bear type. Okay, pag sinabing bear type, ito po ang turnover sa loob. Ang wall, plastered cement finish. Ang floor, ganun din. Plastered cement finish. Okay? So, ang stairs, steel stair with handrail. So, dati, wooden kami. So, inalis na namin, pinalitan na po ng steel stair. So, ang kitchen counter, so, ganun din, plastered cement, pero provided with stainless sink at may faucet na din po. So, sa toilet and bath, complete. So, may flush type water closet, wall hung lavatory, may shower head, may tiles po yan sa floor at saka sa wall. So, yung sa wall, mga 1.2 meter height po yung may tiles. Then, after po ng tiles, dun lang po magiging plastered cement finish. So, bare type. So, sa second floor, so, ganun din. Plastered cement finish ang wall tsaka ang floor. But the good thing is, provided po yan with metal stud for future room partitioning na yun ng mga buyer. Okay, at higit sa lahat, ang aming bare type with ceiling, hardy flex ceiling. So, yan po yung pagkakaiba din natin sa competitor. Kasi normally, ang mga bear type po dito, wala pong ceiling. At yung CR, halos hindi din po finish. So, sa Borland, yung CR complete with ceiling, with metal stud pa po ang second floor. So, wala yung partition. Ang buyer na ang magpa-partition. Ha? Sabi ko nga, provision for 3 bedrooms or 2 bedrooms kung ayaw ng maliliit. So, windows, steel casement with built-in grills. Yung turnover na ang windows. Sa door, main door, steel door. Sino po po ang hindi nakakakita ng steel door? Nasa kamay. Steel door. Lahat nakakita na. Okay, kung hindi, kung saan kayo kanina pumasok, dito sa conference, yun po ang steel door. Okay, yung po back door, so yun ay flush door. Ito na lamang ang nag-iisang kahoy sa loob ng unit ni Portland. Nasa green building na kasi kami ngayon. Sabihin, as much as possible, ini-eliminate na po namin yung kahoy. So, ito na lang po. Okay? And then, ang door, PVC door. So, circuit breaker. Breaker na din yung door. So, magkano naman ang sinasabing 46.60, 40 ang lot area, bare unit. So, ang total contract price po niyan, kung pag-ibig buyer, 659,136. By the way, dun po sa mga baguhan sa Borland. So, normally po ang Borland, nasa 800 below po ang total contract price. No? Economic housing. Economic and socialized housing po ang focus namin. Okay? So, ang target loan sa pag-ibig is 580,000. Therefore, yung difference ng 659 sa 580, yun po yung down payment or equity, which is 79,136. So, paano babayaran ng buyer ang down payment? Kung ang buyer po ninyo nagustuhan, nakusunadahan, so, syempre, may reservation fee, 5,000. Ha? 5,000 ang reservation fee sa South Spring. Ang 5,000, inilest na po yan sa down payment. Therefore, 74 na lamang po ang kanilang imamonthly into 20 months to pay. So, ang monthly equity niya, nasa 3,700 per month. So, townhouse. So, yung 580,000 naman at 30 years to pay, so 6.5 interest rate, 3,665.99. So, yan yung magiging monthly amortization for 30 years. Okay, in-house. So, total contract price 619. May napansin po ba sa price? Same lang, pero dito ang total contract price 619, pag in-house 659 sa isa, dito sa in-house, 619. Any idea, doon po sa nagbebenta na sa Borland? 40,000 difference. Yes, correct. Ano daw po yung 40,000 na difference na yun? Miscellaneous. Tama. So, yun po yung miscellaneous fee. Okay? Kapag pag-ibig buyer, si Borland kasi may additional miscellaneous fee. Kapag inner ang unit, 40,000. Pag end at corner, 50,000 po yung add-on miscellaneous fee. Anyway, yun po ay intact naman sa babayaran. Hindi na yung dito nararamdaman. Ha? So, kung kaya kung in-house, so ang in-house, walang miscellaneous, kaya alisin natin yung 40,000. So, 619.
So, ang in-house loan, at least, hindi bababa sa 78% off yung balance. So, 470,543.36. Ang down payment po dito, 148,592. Same process, kung magre-reserve, 5,000. So, payable, 20 months ang magiging monthly. Equity sa in-house is 7,000. So, normally, ang nag-in-house, yung mga OFW, yung hindi member ng pag-ibig, yung mga self-employed. So, sila po yung pumapasok sa in-house financing. Okay? So, maximum 10 years to pay po, 13% interest. 7,025.72. 10 years payment po yan. So, ang Orland, 13% ang interest. At sa 13% interest na po, na binabayaran ng buyer sa Borland ay meron po silang sinasabi MRI or Mortgage Redemption Insurance. Any idea sa MRI? Ano po daw ang insurance na ito? Yung principal buyer. Ano po yon? So, insurance na kinocover ng MRI. So, kapag ang principal buyer o nagkaroon ng debt sa part ng principal buyer, automatically, so, dahil may MRI siya, yung property, fully paid. So, ang developer po ang mag, kumbaga, magpa-process ng title kasi nga, nasa amin po ang title. Kaya lang, ang MRI, ang coverage nito, nag-uumpisa sa amortization. Ha? During equity period, kung ang buyer, doon po siya nadali. So, wala po siyang MRI kasi hindi pa po namin sinacharge ng insurance or interest ang down payment. So, mag-uumpisa ito sa amortization na. And take note, in-house, iba po yung MRI, ang pag-ibig, may separate MRI din and buyer. So, kami, MRI lang, walang buyer. So, yun po ha, maliwanag. During equity period, hindi pa covered ng MRI. Nakukover lang ang buyer once na nag-umpisa na ang amortization. Okay? So, applicable lang po ito sa buyer na may edad 21 to 50 years old. Below 21 or above 50, hindi rin po covered ng MRI. Therefore, hindi po 13% ang i-charge namin na interest, kundi only 12.5% pag hindi covered. Okay, co-terminus with in-house loan term. Ibig sabihin, co-terminus with in-house loan term, kapag tapos niya ng bayaran yung property, tapos na rin yung coverage. Kasi ano pa po ang i-insure or ang babayaran namin? Eh, fully paid. So, natatapos na rin yung coverage. Okay. Account must be updated at the time of death of the principal buyer to avail MRI. What if hindi updated? So, anong mangyayari? Sayang, hindi ma-reclaim. So, bayaran lang po. One time updating nung mga hindi na-update na account. So, still, makakover pa rin siya, no? Ng MRI. So, sabi nga natin, limited to natural and accident, or accidental death. So, ang board lang, hindi naman po kami mahigpit sa requirements. So, basta authenticated lang lahat na isasubmit, that certificate. So, mga ganun. So, kami naman ipaprocess din naman. Okay, ito po yung bagong launch namin na project. We have the Sunrise Point Subdivision. Ito po sa Maytipa. So, along the highway lang po ito. So, Barangay Inusloban, Lipa City. Two-story townhouse din. And then, the Mountain View Home sa Santo Tomas. So, Barangay San Miguel. Katabi po ito ng South Spring. So, Row House. Sino nga po ulit na bibenta dito sa Cavite? Isa lang. So, hindi nyo pa po nakita yung aming Row House na two-story? Wala pa. Wala pa. No idea. Okay. So, ang Row House po namin from sinasabing studio type before, way back 2007-2006, Row House po namin is studio type. So, in-improve namin, ginawa na po namin two-story, parang mini townhouse po yun. So, yun po yung turnover ng Mountain View Homes. Okay, sa Sunrise Point. By the way, para po sa kaalaman ng lahat, ito po sa Batangas, marami pong industrial parks. So, ang malalaki ang industrial park, simula sa Calamba hanggang Lipa. So, Malbar, meron po dyan, malalaki yung mga industrial park. Yan po, park, yan po yung mga target market ng Borland. Anyway, so Sunrise Point sa Maylipa, Batangas, along the highway po ito, malapit po ito sa Lima Techno Park. So, Lima Tech.
So located along JP Laurel Highway, Barangay Inosloban, Lipa City. So 190 meters po ang frontage along JP Laurel Highway. So from Lipa proper, 6.2 kilometers lang po ito, one right away. Then sa mga exits, malapit din po yung property. Then sa mga malls, may tatlo pong malls sa Lipa, Big Ben, Robinson's, tsaka SM. One right away lang din po, minimum. Okay, project overview. Ito po yung mapa. This is the JP Laurel Highway. So kung makikita nyo, along the highway siya. Kaya lang yung harap, ito po ay not for sale or excluded area. So ngayon, open ang batch 1, 2, and 3. For sale na. The rest, not for sale. So 7.6 hectares ang laki. So 834 ang units. So main road, ito po yung magiging main road, 10 meters. And then yung mga secondary road, 6.5 tsaka 8 meters po yung dapat. Secondary. Okay, 12 selling batches. So sabi ko nga po, normally laging sa dulo ang umpisa ng batch 1 ng Warner. Hanggang po yan lumapit sa entrance gate. Okay, same lang din ang turnover ng amenities and facilities. This time, ang facility ng electric ay hawak ng bottleneck. So, hindi na po Meralco. Hanggang Santo Tomas lang ang Meralco. Okay, same thing, clubhouse, basketball court. So, with perimeter fence din po yun. Okay. So, house specs. Kanina, ano po ang house specs ng South Spring? Puro S po dito, kaya magtatapo, Mr. Tanyo. So, Sunrise Point, house specification. So, kanina, ang turnover ay bare. So, this time, semi-complete. So, dito po sa aming Lipa project, ang turnover ng project ay semi-complete or ang turnover ng unit. So, ganun din ang floor area, 46.6 square meter. Pareho-pareho sa turnover ng South Spring. So, dito ang minimum lot is 38 square meters. Ang model unit po namin ito, nasa South Spring. Kasi ongoing ang model unit sa site. Kung gusto nyo makita yung semi-complete, meron po kaming turnover doon sa South Spring. So, same lang. Sabi ko nga, pare-pareho lang naman po ang itsura ng bahay. So, walang pinagkaiba. Okay, pag sinabing semi-complete, ito po ang turnover. Ito po ang difference niya sa aming bare. So, sa floor, meron na siyang ceramic tiles. So, sa wall, meron na po siyang primer coat na white. Okay? Pagdating sa door, same lang. Steel door, glass door, tsaka PVC. So, same lang sa bare. Sa kitchen counter, nadagdagan po ng tiles. So, kanina, bare. Ano? So, ngayon, wood tiles. Still, meron din steel, ano, stainless sink and my faucet. Sa toilet and bath, pareho lang din. Ano pong nadagdag? Yung primer coat na white. So, yan po yung semi-complete. Okay? Sa ground floor. Sa second floor, pareho din. Steel, ano, steel stairs. So, meron din siya sabing metal stud. Ang nagkaiba lang po yung primer coat. Yung floor, plastered cement finish. Okay? So, meron pa rin po yan, Hardiflex ceiling. So, yan po yung aming Lipa. So, example turnover, we have the living room, dining area, so toilet and bath, bedroom 1, bedroom 2, and bedroom 3. So, yan yung sinasabi namin provision for 3 bedrooms. Sample dress up unit po ito. Okay? Pero wala pa po ito sa ibang project po namin yung unit. Okay, magkano? So, kung ang buyer ninyo may income na 14,000 and below, kung siya ay nagtatrabaho sa regional, or 17,000 and below, kung siya ay Metro Manila, only 6.5 ang interest rate niya sa pag-ibig. Magkano? So, ang total contract price po ng Sunrise is 715,000. I-add po yung miscellaneous fee na 40,000 dahil inner unit. Magkakaroon po yan ng total na 755,000. So, ang dapat na ma-loan or estimated loan is 655,000. So, yung difference ng TCP sa loan value, yun po ang kanyang down payment or equity. This time, ang reservation po ay 10,000. Okay? South Spring 5, Sunrise 10. So, yung difference ng equity,
under 6.5 interest rate is only 4,140. Exclusive of insurances, ha? So, ang pag-ibig mag-aad pa po ng MRI and fire insurance. So, may additional pa yan. So, maglalaro yan sa mga 4, 5, 4, 6 ang monthly. Okay? Kaya lang, kung medyo malaki ang income, dito na po siya sa self, actually 6.5 na rin po ang interest. Pareho na rin po ang magiging monthly. Kaya lang, ang problema kasi ngayon, yung kung malalaki ang income, fluctuating po ang interest. Every 6 months na mabago ang interest rate. So, walang definite. Ang susundin natin interest rate, yung interest rate at the time na i-process siya sa pag-ibig. So, sa ngayon, yung 7.985, naging ano po yan, 6.985. At ngayon, latest, 6.5 na lang. Kaya lang, for the first 3 years lang po yun. Every 3 years, magbabago ang kanyang monthly or interest rate. So, anyway, ito na rin po ngayon. Kapag ang income mo above, doon po sa 17 tsaka 14, same. Kaya lang ang difference, every 3 years, magbabago po yung kanilang interest rate. So, Mountain View, ito po yung sinasabi ko kanina na row house na ngayon po in-improve namin. So, ito po located katabi lang ng South Spring. Kung ito yung South Spring, nandito lang po siya sa katabi. So, mamaya makikita niyo po yan during sa inyong visit. Okay, from Maharlika Highway, 1.3 kilometer. So, from Barangay Road to the entrance gate, 400 meters lang po yung property. Okay, 7.2 hectares. So, 995 units. Ang main road is 10 meters. Secondary is 6.5. So, meron po yan 13 batches. Sold out na ang batch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po. 6 and 7 ang selling namin. Konti na lang sa 6. Dito po, medyo marami-rami ng konti. Pero pa, fast kasi ang selling dito. So, the rest, not for sale. So, meron pa. So, inventory pa. So, ganun din ang amenities, entrance gate, may clubhouse, basketball court, perimeter fence, so supply ng tubig at kuryente, meron. So, ngayon, ang house specification. So, ito po ay two-story row house. So, ang floor area, 34 square meters. Di ba, pinaliit na 46.6 feet. So, 34. Ang minimum lot area is 28 square meters. Ito po yung sample na layout ng floor plan. So, makikita nyo, ganun pa din yung aming toilet and bath, nakalabas na yan. So, provision for two bedrooms sa taas. Yung aming row house. Yes, meron din yan expansion or for improvement ang buyer sa harap. May maliit yung setup. At saka sa likod. So, bare unit. Di ba alam nyo na po kung anong bare unit, kung anong turnover, pareho lang. Tingnan natin kung anong difference sa 46.60. Una, di ba na po yung kulay ng exterior. Pero kung titignan nyo po yung design, halos pareho lang yun. Kulay lang. Okay, ito po yung difference niya sa bare unit na 46.60. Sa ground floor, makikita nyo same lang. Wala pong pinagkaiba sa bare ng 46.60. Sa door, ganun din, same. Sa kitchen counter, same. Medyo maliit lang ng konti kasi nga maliit din ang area. So, sa CR po, nagkaiba. So, inside the flash type, ang pinabay dito yung pane flash. Plus, kung mapapansin nyo po, yung kanyang tiles. So, meron siya sa floor, sa wall, one layer of tile yung ipoprovide dyan. Only one layer. So, huwag nyo po itong sundin kasi taka two layers yan. So, only one layer ngayon yung provided. Then, may tiles na rin po yung floor. So, yan lang. Wala din po yan lavatory. So, yan yung difference. Opo. Sa second floor, so, same. So, same lang din, except, makita nyo, instead of hardyplex ceiling, insulation. Okay? Sa window, ang window po pala dito, ha? Jalousy both sa taas. Sa ground floor, steel casement. Sa taas, jalousy. Kasi sa baba, hindi namin jalousy for security reason eh. Kaya steel casement siya. Pero sa second floor, jalousy tayo. Kung makapansin nyo, wala din pong metal stud. So, yan po yung little difference. Talagang iniba namin para magkaroon naman ng distinction yung row house at townhouse namin.
So, yan. So, tignan natin magkano. So, kung ang buyer po ninyo, ang income is only 12,000 below, kung ito po yan sa regional nagtatrabaho, or 15,000 below, kung Metro Manila, 4.5 interest rate lang po. Ang aming total contract price, 429,840, may miscellaneous fee na 30,000, ang end unit, 35. So, total, 459. So, ang down payment lamang yan is 64,000, iless yung 5,000 na reservation fee, magmamonthly lang po sila ng 2,493, 24 months pa. Ah, kasi fast selling kasi dito, baka hindi namin kaya yung construction, kaya 24 months. Kasi fast selling, mabilis ang bentahan. Hindi katulad ng gradual, so at least mahabol namin ang construction. So kaya dito, 24 months. So yung 10 years, 30 years to pay, nasa 2,000 lamang. Exclusive of fire and MRI. Dito, may income lang siya na 5.8, pasok na siya. Okay? Kung medyo mataas ang income, under 6.5, ang monthly, so matter of, 400 difference, 2.9 and then 2.4 ang monthly. So, yan yung grow house namin. Mahal po ba? Marami po yan dito. Kaya lang, hindi nga lang po story. Pero ang presyo, pareho sa price namin. Kaya lang sila, studio type. Yes. So, ang difference namin sa kanila, two-story, provision for two bedrooms. So, yun yung magiging selling point po ninyo sa buyer. Yung row house namin na two-story. Okay? So, sales procedure. Para po dun sa mga bago, ito po ang sales procedure sa Borland. So, una, dapat nag-uumpisa sa tripping. So, make sure lang na i-tripping yung home buyer before the reservation. No? At siguro naman, wala din namang umayo na kukuha na hindi nakita yung location and the unit. Tama, sir. Okay. So, tripping, then, kung ang buyer po ninyo is interested to get a unit, so, kailangan may requirements po. Kasi sa Borland, especially pag-ibig buyers, we require requirements, especially proof of income. Pag-ibig payslip. Ha? Kung wala po nun, yun po. Minsan, hindi talaga po talaga namin pinapayagan ang reservation. Then, attend briefing. All buyers, before reservation, nag-undergo po yan ng briefing para po sa awareness nila sa aming policy. And then, payment of reservation fee, then document signing. So, dapat present din ang agent kasi may pipirmahan din po ang agent. Okay? So, yan po yung project. Sabi ko nga, sa project visit, kailangan ang buyer makita ng actual ang unit. So, i-identify niyo sa mapa kung ano yung kinukuha niya, asaan ang entrance gate. Ito po ang open, ito po ang kinukuha niyong unit para makita niya. Kasi baka akalain niya na sa bungad pala siya kumukuha. Ah, may nangyari po niya, galit na galit, kasi akala daw po niya sa harap siya or sa bungad siya nakakuha. Dahil hindi ina-identify ng agent na doon pala siya sa dulo. Hindi diniscuss na ito yung mapa, ito ang entrance gate, ito po ang open. So, dapat i-discuss niyo po sa buyer niya. Kasi minsan kami na ang binabalikan. Okay. So, BDC requirements and documents. Ito po ang aming rule. Kailangan organized, readable, and authenticated. So, pag sinabi pong organized, so make sure during reservation, available ang requirements. Ang isa lamang po ang ID na nire-require namin. Only one valid ID. Government ID, okay, much better. Ha? So, dapat hindi expired. At syempre, dapat naka-photocopy na. No need na color. Kung colored, okay. Pero kung hindi, okay lang din. Ha? Then, 1 month latest payslip. Hindi half, kundi 1 month. Kung yan ay weekly, 4 payslip dapat yan. Okay? And then, yung accomplished BIS. So, yan lamang tatlo ang requirements namin during reservation. Ulitin ko, 1 valid ID, proof of income, and BIS. So, one-time submission, so therefore accepted ang reservation. So, doon po sa aming buyer's information sheet, meron po kayo dyan pre-provide. Yan po, pwede nyo pong i-reproduce para every time may prospect kayo, pa-fill-upin nyo na so that sa bahay pa lang, napipill-upan na nila. Kung sila'y magre-reserve na, ready na. Ha? Hindi yung kung kailan magre-reserve, doon pa lang. Although may nangyayaring ganyan. So, ang ano namin, advice kailangan continue build-up. Please, agents, paki-check, double-check ang fill-up. Ha? Para mabilis ang proseso natin during reservation. So, pag sinabi completely fill-up, lahat po may
Sagot. Kung walang sagot, simply put, LA. So sa likod, importante din po yung mga details sa likod. At lalo na yung details sa baba, ito yung sales credit. So sino po inalagay na lead broker? Kanino po kayo under na lead broker? Ano po yun? Melancia. Ano po ba? Melancia Realty. Then, kanino po kayo sa broker? Kung may sa broker, may sa broker ba dito? Sino po ang sa broker? Si Seth? Nobari. Nobari. Tapos, at Chever. Sa Antipolo, di ba sir? Antipolo, Bulacan ba yun? Bulacan. O, halimbawa, Inovare PLC, HLURB accredited with official receipt. Raise your hand, sino pong nakasama dito? PLC, HLURB with OR. Aba, dali na talaga ang mga agent kayo. Kaya lang, iilan eh. Isa, dalawa, tatlo. Oh, anyway, kung kayo po ay PLC, HLURB with official receipt, kayo po ay i-acknowledge namin as real estate salesperson. Ilalagay niyo ang pangalan niyo sa aming GIS. Okay? Allow din po kayo mag-conduct ng 10 money activities sa Borland at mag-saturate ng Borland projects. Allow. Okay? Pagdating sa commission credit, dahil kayo ay may OR, so mag-OR na din po kayo at a certain kung magkano yung rating nyo, yung percentage din ng inyong taxes, automatic sa inyo na makikredit. Hindi na madodouble tax kayo. Ha? Kasi ultimalo na i-divide natin proportionally yung ano po ninyo. Dahil kayo may OR. At qualified po kayo sa top agent. Dahil nag-a-appear ang pangalan ninyo sa aming BIS, the more na marami kayong pinapasok, the more na marami ang pangalan ninyo, qualified po kayo to become a top agent. Yes. Next, may PRC, may HLURB, pero walang OR. Raise your hands. Wala. So may PRC, HLURB, walang OR. Naku, yari si Sam. Lahat kayo. Bakit wala kayong na OR? Oh, anyway, ha? Sa broker. Sa sub-broker. Sa sub-broker. Yari din ang sub-broker. Okay. Siya kang tinumabala. Okay, very good. Okay, yung pag may PRC ka daw, may HLURB kaya lang wala ka lang OR, still, real estate salesperson, ilalagay nyo rin po ang pangalan nyo. Allow din kayo mag-money, mag-saturate, dahil nga po accredited kayo. Kayo po ay mga legitimong ahente. Kaya lang ang commission credit nyo, care of sa broker. Or kung wala kayo sa broker, direct kayo sa broker, sa lead, care of lead. So, kanya po lahat yung credit ng tax. That's the time na madudoble din kayo sa tax. Iba na pati ngayon. Di ba, pag 740 above, 15% na po ang tax. Ang 720? Oo. Then, pag below, 10%. So, top agent, still makakasama pa naman kayo. Kasi OR lang naman ang nawala sa inyo. Which is, hindi credit natin sa sum or sa lead. So, sa bilangan ng top agent, makakasali kayo dahil naka-register naman kayo sa akin. Okay. Not PRC, not HLURB, pero may OR. Ano nangyari yun? Oh, meron. May OR sila. Hindi lang sila HLURB. Meron po kami mga agent na ganyan. Kayo po ay magiging referral agent lamang sa akin. Dahil hindi po kayo legitimate na ahente, ang inyong status sa amin is only referral agent. At dahil na hindi kayo legitimate, bawal po kayong mag-money, selling activities, carrying more than charges. Okay? So, ang commission credit ninyo as referral agent. So, sino naging? Tapos, ang top agent, hindi po kayo magkakasama dahil na referral agent kayo. Kung sino po ang nire-register nyo, let's say yung manager nyo o yung sub-broker nyo, siya nakapangalan. So, siya yung may posible na mag-top. Okay? So, ngayon, pero ito, pinag-aaralan namin, baka po, simple na isama pa rin po namin sila kasi nga, wala lang sila. Pero anyway, so sa ngayon, as referral agent. So, not PRC, not HLURB, at totally, wala. Totally wala. Bago lang. Tulad ni ma'am, totally bago. So, lahat po, sa lead or sa staff, ito pangalan, hindi po kayo allowed.
video ko. Oo, pwede. Ha? Pwede po. Hindi nakakahulugan na hindi namin kayo pwede magbenta. Pwede pa rin. Kaya lang po, hindi lang kayo pwede sa mga activities on selling. Tsaka hindi po makikredit yung pangalan nyo sa amin. Kasi nga, totally, nandito kayo sa no, I, no HLURB, no PRC, no official visit. So, malinaw po yun, ha? Kaya kapag may mga reservation kayo, alam nyo kung ano ang status nyo dito. Okay. Any question? Pwede ba kayo niya, copy? Meron po ang Finlandia. Hindi kayo ng copy. Pinigyan kita. O, oh, ayun na po pala, sir. Hindi na wala mo. Okay, reservation. Anyway, sir, pwede po ha, mamaya, bigyan kita. So, reservation requirements. So, nabanggit ko na kanina. So, kailangan po ng proof of income during reservation. Pag-employed, ang kailangan po namin dyan ay payslip, 1 month. Pag OFW, job contract. Pag self-employed, either the ITR, the financial statement. Pero kung siya naman po ay self-employed at in-house naman ang kukunin, at dahil wala naman siyang mga ITR o financial statement, pwede na po yung income ng kanilang financier or yung sabi yung bank statement na may income naman talaga siyang pumapasok. Pwede yun. Medyo may fit ng pagpag-ibig, ha? Pag self-employed. So, sabi ko nga, pag self-employed, kailangan 1 month. Pag kulang, bumalik na lang po kasi hindi talaga namin makukumputan yan eh. So, self-employed, kung pag-ibig, kailangan yung ITR, received ng BIR. Pag OFW naman, pag-ibig, kailangan yung contract with English translation at dapat yung existing contract. Hindi yung expired na last na ano niya pa kontrata. So lahat na isasubmit sa amin must be readable and clear copy. Example of 1 month latest payslip. So mamaya babalikan ko na lang po.